Hi guys, I'm back. I'm JP and welcome to my YouTube channel. So, today's video is about how do I edit my YouTube videos. So, karamihan sa ating mga nag-uumpisa pa lang na mag-YouTube ay naghahanap ng editor. And para sa mga nagtatanong, I am using KineMaster app. Ang KineMaster apps ay makukuha sa Play Store. Pero sa Play Store kasi mayroong watermark. Pero sana natin i-discuss yan. Pero ang ituturo ko ngayon ay yung basic editing sa KineMaster. So, umpisa na natin. So, nandito na tayo sa aking cellphone. Then, kung wala pa kayong KineMaster, pumunta lang kayo sa Google Play Store dito. Then, click natin siya. Then, search natin na KineMaster. So, ito. Then, ito siya. Ngayon, kung wala pa, kung meron akong KineMaster, mas okay. I-open na lang natin to. So, may pinitin natin tong plus, tapos itong piliin natin tong 16:19 kasi yan yung pinakalim talaga sa video o sa YouTube. Then nakikita nyo blank pa siya. Open it natin tong media, tapos mag select tayo ng video. Siguro ito and ito. Okay, then check, then so ito na. Channel, okay, and welcome to my YouTube channel. So ayan, so sa napapansin nyo, pag gumagamit kasi tayo ng cellphone, mahina yung audio. So, pwede natin siyang lakasan para mas malakas yung boses natin sa video. Sa video, yan. Tama. Ito. Tapos, pinitin natin itong voice. Ito, yung... Then, i-high lang natin siya. Then, okay. Then, play natin. Hi guys, I'm back. I'm JP and welcome to my YouTube channel. Ayan, so nakita nyo, lumakas yung audio natin. So, today's ito, video so, ito is... Rin. Ayan natin. Galakasan din natin yung boses. Ayan, okay. Ituturo ko na lang kung ano-ano yung mga nandito. At tulad dito, yung effect. Ito yung effect, yung basic effect, yung kung yung mag-blur kayo na may gusto kayong takpan, so select nyo lang yun, then okay, then search nyo yung lugar o yung bagay, gamit o tao na gusto nyo takpan, set nyo lang sya. Yan, so may setting sya kung galing nyo iyano siya, katulad nyo na, nakikita nyo ito. So, dito natin sa black size, i-in natin yan. Alam kung may ayaw ko yung gustong ipakita, yun lang ang gawin nyo. So, i-back na natin, i-remove na lang muna natin kasi hindi pa naman natin kailangan. Para mas ma-ipakita ko pa yung mga dapat ipakita kasi medyo. So, disclaimer lang din sa basic lang po ito. So, ito lang po yung kakaunti kong nalalaman. Kaya, mabilisan lang, madalian lang. Overlay. Yung overlay, yung kung anong gusto nyong... Pwede naman kayo mag-download sa YouTube kung may gusto lang kayo ilagay. Kanyari, ito, bola. Yan. Okay. Yung siya gusto nyong ilagay, dyan. Pwede. So, okay mo lang yan, o yan, office na yan.
settings niya, color, pwede mo lang gawin ano dyan, iba-iba, black o ano. Ayan, okay, o yan na. Okay, alam niya na. So, tanggalin na lang muli natin. Then, yung tayo sa text. Kunyari, may gusto kayong ilagay. Kunyari naman, sample lang naman. Siguro, ano, palayo ko na lang, JP. Ayan, okay. Then, ayan siya. Dito na rin ilagay. So, kung gusto niyo lang maglagay na, then, yung so, kadalasan kong ginagamit ay ito. Ayan. So, kung anong kulay, gusto niyo. Ay, makapagpipilihan din. So, basically, ito lagi kong ginagamit. So, yan. Then, in animation, marami kayong pagpipilihan dito. Pwedeng drop, scale up. Pero, kadalasan kong ginagamit ay ito. Coverage. So, okay natin yan. Out animation naman niya. Diverge naman yung sa paang out animation. So, subukan natin. JP, and welcome to my YouTube channel. So, yun. Kung gusto nyong maging buhay yung video nyo, lagyan natin ng music. So, paano lagyan yun? Pupunta tayo dito sa audio. So, pupunta tayo ng music asset. So, pwede kayo maglagay ng kahit anong gustong ano. Pwede naman kayo mag-download sa YouTube. Nila-download na yung YouTube na i-convert nila sa MP3 para magamit nyo. Kung magda-download kayo ng music sa YouTube, siguraduhin yung hindi siya copyright. Mahirap kasi pag na-copyright, makaka-copyright yung video natin. About how do I edit my YouTube? Pwede man natin siyang babaan. So, pinitinag natin to. Then, to. Then, babaan natin ngayon. Para hindi masasapawan yung boses natin. Okay. Ayan. So, okay natin. Then, play natin. It is about how do I edit my YouTube videos. So, karamihan sa ating mga nag-uumpisa pa lang na mag-YouTube ay nagahanap. Okay na. So, doon naman tayo sa cutting. So, sa totoo lang, sa pag nag-edit ako ng video, mas inuuna ko talaga yung cutting kesa sa music. Pero, alay, nauna na natin. Kaya, yung sa cutting, kunyari ito. Yan, may dilim na ganon na gusto nyo itanggalin. Pinutin nyo lang itong parang dinding. So, meron din itong trim to left head, to trim to left of playhead. Tapos meron trim to right of playhead. Meron din tayong split at playhead. Meron din tayong split and insert frame. Split and insert please frame. So, ito, kung gusto natin tulay nyo, trim lang natin. So, pag pinalay natin siya. So, today's video is about how do I edit my YouTube videos. So, kunwari, may gusto kayong i-highlight, i-trim natin yan. So, mag-trim muna tayo ng isa. Kunwari, para makapagalang tayo, para mas madaling yan. Yan. Then ito, yung gusto nyo mong mag-focus sa mukha nyo o parang ma-zoom. So, ito ang gagawin natin, i-craft natin. Then, pinitinan natin ito kung naman tawag dyan. So, tapos isa ka natin i-craft.
yun. So, try natin. It is about how do I edit my YouTube videos. So, karamihan sa ating mga nag-uumpisa pa lang na mag-YouTube ay naghahanap ng editor. And para sa mga nagtatanong, so, kung gusto niyo namang mag-ano, voice over o kunyari may picture na mag-voice over, pindutin niyo lang tong voice. So, ay, hindi pala tayo pwedeng mag-record ng voice kasi naka screen record tayo, so hindi pwede dalawa, kaya sayang, hindi ko mapapakita. Basta itapat nyo lang dun sa gusto nyo i-voice over, then pindutin nyo yung start, magsalita kayo, mag-record na siya, tapos saka nyo ulit play, tapos pakinggan nyo. So sa ngayon, so pagkatapos nyo lang siyang tapos na siyang i-edit, ipindutin nyo lang itong share, tapos export. Kasi dito, i-skip nyo na yan. Tapos naging export na siya. So, ganun lang guys. Ganun lang kadaling mag-edit. Pero sa ngayon, yung parang yung mga basic na madalas na ginagawa ko, yung karamihan sa ating mga bagwa na ginagawa ay cut-cut, edit, bula, tapos syempre, konting sounds. And, so, hintayin natin itong mga ma-export. Yun. Tapos na. Na-export na siya. So, ito na siya. So, kung gusto niya na siyang i-download sa YouTube, pwede niyo nang direkta. Pindutin lang itong share. Ayan. Mamimili lang kayo dyan. Then, boom. Okay na. So, guys, pagpasensya niyo na kasi konti pa lang din ang aking nalalaman sa KineMaster. Sa KineMaster at sa pag-edit dito. So, ako ay marami pa natututunan. So, explore nyo lang din. So, explore lang kayo ng explore hanggang sa matuto kayo. This video natin ay ituturo ko kung paano tanggalin yung watermark o yung kung paano yung ginagawa ko na pagtatanggal ng watermark. So, pero ngayon, ito muna, medyo masyado na rin kasi mahaba, saka hindi pa naman ako ganun ka magturo ng editor natin ng editor. So, siguro next time, siguro medyo maayos-ayos na yung video natin. So sa ngayon, para ito sa mga bagwa na gustong mag-edit o magsanay, pwede itong subukan nyo, KineMaster. See you next video. Salamat.